God's Day po ulit sa inyong lahat, kapamilya. Ang title po ng ating devotion ngayon is Finally Face to Face. Finally Face to Face. And ang verse po natin is Psalm 145 verse 3. Great is the Lord, He is most worthy of praise. Ang sinabi po dito ni Sir Max Locado, hindi po yung mismong verse na 145 eh, yung Psalm 145. Kinuha niya lang po yun to connect sa gusto niyang i-share about the coming of the Lord Jesus Christ. Kasi totoo naman po na darating yung araw na yun. Sabi po niya dito, on the great day, you'll hear billions and billions of voices making the identical claim about Jesus Christ. From Philippians, sabi niya po na, every knee will bow to the name of Jesus, everyone in heaven and on earth and under the earth, and everyone will confess that Jesus Christ is Lord. Multitudes of people will bow low like field of wind-blown wheat, each one saying, Thou, O King, art the most worthy. Totoo po mga kapamilya, dadating po talaga yung araw na yun. At lahat daw po, lahat, walang sasabihin. Kahit yung mga hindi naniniwala, masasabi nila yun. Kahit yung mga hindi naniniwala sa kanya, luluhod. Lahat. At sabi po niya sa paragraph 3, sabi niya, there will be one monumental difference. Some people will continue the confession they began on earth, and they will crown Jesus Christ again gladly. Others will crown Him for the first time. They will do so sadly. They denied Christ on earth, so He will deny them in heaven. So dito po makikita natin yung dalawang klase ng tao. Yun po yung hindi nila dinanay si Jesus and continuous na kino-confess nila yung faith nila. At yung nag-deny kay Jesus na napakapangit po ang kahihinatnan, na sabi, He, Jesus Christ, will deny them in heaven. Di ba po nakakatuwa na nakakatakot? Ang tanong, handa na po ba kayo na harapin si Jesus Christ pag dumating yung araw na to? Share ko lang po yung isang araw na pinag-devotion namin na as a family. At nag-dwell po kami doon sa word of taking the risk. Sa totoo po kasi, sa lahat naman po, may risk tayong ginagawa nga naman. Sa bawat decision natin at gagawin natin, nasabi ko na rin po yun. Pero ang maganda pong na dun sa devotion namin para po tayo ay maging handa para harapin ang Diyos, na every time na nahihiya ka, every time na tinatago mo lang si Jesus sa puso mo, sa buhay mo lang, para sa'yo lang, eh magbago po ang isip natin. Take the risk of sharing Jesus to other people. Whether or not makinig po sila, take the chance, take the risk. Nakakatuwa pong yung pinagbulay-bulayan po namin na sabi niya doon, the Lord your God is with you wherever you go, from Joshua chapter 1 verse 9. Tapos iba-iba po kasi yung mga nagsulat nito eh. Ang sabi niya, life is filled with risk. The person who never takes any risk never succeed. Never enjoys everything life has to offer, and never fully experiences God's plan. You are too cautious if you let fear control you to the point where any risk seems too great. Tapos po, dinescribe niya po yung tatlo na pwede nating reaction sa mga bagay-bagay o kung may pinapagawa man sa atin ang Lord. Una is the word fear. Fear keeps you from taking the risk at all. Alam mo yun, yung ayaw ko na, basta okay na ako dito.
O di kahit na may nakita ka ng mali, dahil lang takot kang hindi ka pansinin o awayin ka na lang, hindi mo nasasabihin, you are afraid to take the risk. Kahit kung nakita mo na at pinapadala na sa'yo ni Lord yung tao, tapos hindi mo pa rin sinera ng gospel, you are afraid to take the risk. Yun yung fear. And fear is not from the Lord. Sabi niya nga sa mga ano, diba, fear not for I am with you. Yun yung mga assurance ni Lord para wag tayong matakot. Dahil ang takot, hindi galing sa Diyos, galing sa kalaban yun. Pangalawang word is caution. Ang caution keeps you from risking too much. Yung parang konti lang, o tapos na, parang konti lang, tapos okay na. Ayaw mong masugatan, ayaw mong masaktan, ayaw mong lahat-lahat. Ang obedience to God balances the two. E di pinag-iisipan po talaga namin yun, connecting doon sa word na the Lord your God is with you wherever you go. Natuwa po ako sa ni-reveal ni Lord kay Eunice. Ang sabi niya, ang mama ang nakita ko doon dahil nga the Lord our God is with us wherever we go. Ibig sabihin nun, paano naging balance ang obedience? Kasi alam natin na pwede tayong mag-fail, pwede tayong magkamali, pwede tayong mapahiya. Pero pag yun yung sinabi ni Lord at sinabi niya na kasama ka niya, you don't need to fear. You don't need to fear, sabi niya. O di, okay? Tapos, natuwa naman ako kay Mike. Siya po yung talagang medyo, ano, malalim yung sinabi. Sabi niya is, para sa akin mama, iniba niya yung description nung nabasa namin. Sabi niya, fear, wala kang gagawin. Fear is no action. Caution is calculated action. Action which is calculated, sabi niya. Parang, oh, tama ba to? Yun, hindi mo ibinubuhos ang buong buo. Obedience, sabi niya, is calculated action with confidence and dependency on God. Ang ganda po, no, sa mga pagbubulay-bulay ng pag inaaral natin yung salita, natututo tayo sa bawat isa. Eh, tapos yung iba naman, si Rachel, ang sabi naman po niya, ako parang naramdaman ko po yan, mama. Mama na ang tawag niya sa akin. Okay, so mama, parang ang sa akin yan yun. Kasi po, na-promote po siya kahit hindi pa po siya regular doon sa kanyang pinagtatrabaho sa 5-1 to. Natakot po siya kasi sabi sa kanya, mentor na siya. Kahit hindi pa po siya regular, na-promote na siya. Praise God. Natakot siya kasi halos ayaw niya dahil ang mga tuturuan niya po ay mas matatanda pa sa kanya. Natakot siya na mamaya pagchismisan o natakot siya baka may sabihin sa kanya yung iba kasi nakita rin po daw niya yung mga mentor ng mga bata tapos nakasama niya pa yung mga iba na ano. Syempre issues talaga yun ng sa work pero tinik niya yung risk dahil nakita niya na gagamitin pa rin siya ni Lord at yung promotion na yun comes from God. Sabi nga, promotion comes from the Lord. It is not from man. Ngayon, instrument lang po yung ating mga boss, yung ating mga higher authority sa atin. Pero yung promotion po, the honor yung na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay galing sa Kanya. Kaya sabi niya, kahit natatakot siya, iti-take niya yung risk. Dahil po, gusto niyang i-honor si Lord sa kanyang work. Dati po kasi talaga parang natatakot siya pang kahit sa bata o ano, pero God is good na sa kahit anong gagawin natin, yun ay worship natin sa kanya. We take the risk in everything we do in obedience to God's will. Huwag naman take mo na lang yung risk kahit ano na basta gagawin ko na lang na
wala lang kabuluhan, yun pala, gusto mo lang yun. Hindi po yun. Magpe-fail po tayo dun. Kaya nga po na, kasi kahit ano pong ginagawa natin ngayon, kahit COVID-19, pwede po at possible po na mag-glorify natin si Lord sa lahat ng ginagawa natin. Para po pagdating niya, handa po tayo na harapin siya. At sana yung mga sa time na yon, yung meron ka rin i-offer kay Lord na crown. Oh, sabi ko nga po eh, kahit na hindi tayo sumakum laude sa school, sana kay Lord eh may mga honors tayo para po tayo eh may i-offer kay God na offering natin sa kanya, the crown. Ang nakakaano pong isipin na we should be ready to face God. At sana sabihin niya sa atin na, well done, good and faithful servant. So yun po yung servant na inaano ni Lord. Good and faithful. Sabi niya nga po, meron po ako nabasa na isang quote na, we are not called to be successful, we are called to be faithful. Okay? Kaya po, yun lang naman po ang ating ano sa araw na to, na sana, wag po nating maalis sa isip natin na hindi lang po battle yung harapin natin, may test po tayo everyday, at sana yung everyday natin, maiipon natin yan para sa pagdating ng Panginoon. Hindi yung good works, good works ako ng good works, yung totoong ino-offer mo sa Panginoon. It is the fruit of the love and grace of Jesus in our hearts. Kaya po inaanyayahan ko po kayo. Sa totoo lang po, hindi po ako nakakapanood na pinapanood nyo na ito. Hindi ko nga po alam, minsan lang po ako nakapanood isang beses lang po ako nakapanood. Para titingnan ko lang. Tapos may mga comment pala kayo doon. So, mga kapatid, kung meron naman din po kayong mga gustong i-share o i-testimony, i-message nyo po ako doon. Babasahin ko po, siguro, basta magbabasa po ako, at kung sino po yung gustong mag-testimony, aanyayahan ko po kayo na one time pupuntahan ko po kayo at kayo po yung mag-testimony din. Kung sino rin po yung gustong mai-share para po yung ipagmalaki ang Panginoon, gawin po natin. Ito po kasing prayer devotion natin ay hindi lang po para ako lang ang magsalita, kundi para po sa maraming tao bilang kapamilya ng Church on the Hill Christian Community at sa mga nanunood po. Kung meron po yung inanusigad sa inyo sa mga devotion natin, patutuunin nyo, please feel free to message us, at kung gusto nyo pong mag-testimony sa aming prayer devotion para po maka-encourage tayo ng mas maraming tao. Di po ba? At para po pagka humarap tayo kay Lord, hindi po natin siya dinideny. Okay? So yan po mga kapatid at kapamilya, ay naanyayahan ko po kayo na mag-pray na po tayo. Father God in heaven, today Lord, namamangha po kami at na-excite kami Lord sa darating na araw na makikita na namin talaga kayo. At the same time Lord, ngayon pa lang po, humihingi pa rin po kami sa inyo ng tulong. Para po Lord, magkabayan niyo po kami through the power of your Holy Spirit to do your will every day and every moment of our lives. Help us Lord to risk everything for you as you have called us sa mission na pinapagawa niyo sa amin. Naniniwala ako Lord na lahat kami may pinapagawa kayo sa amin to touch lives of people, Panginoon, at i-share kayo sa kanila. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag po kaming matakot na mag-obey sa inyo, sa will ninyo sa aming buhay. Lord, thank you for the promise na sinabi niyo that you will be with us
because you are our God and our Lord. Na kahit saan po kami pumunta, kayo po yung kasama namin. Para po hindi po kami matakot, tulungan niyo po kami, Panginoon. Pray in the most mighty name of Jesus. Amen.